Halos 300 piso kada linggo ang gastos ni Julius La Peña sa cellphone load para makapag-internet, makapag-text at makatawag. Kaya natuwa siya sa balitang inutusan ng Department of Information, Communication and Technology o DICT, ang National Telecommunications Commission o NTC, para mapababa ang dinatawag na interconnection charge ng telcos. Ang interconnection charge ang singil kada text o kada minutong tawag sa ibang network. Malaki yung mas maganda yung galing. Si Angelo, madalas din magpaload. Malaki daw ang matitipid kung maipatupad ang utos. Siyempre, malalesen yung babayaran nila. 2011, binaba ng dating DOTC ang interconnection rate sa SMS o mga text message sa 15 centavos mula 35 centavos. 2016 naman, ibinaba ang interconnection charges sa voice call o tawag sa 2 pesos and 50 centavos mula 4 na piso kada minuto. Kinumpirma ng NTC na natanggap na nila ang kautusan ng DICT. See, ang directive is reduce, reduction. So it should be lower than 15 centavos for SMS and 250 for voice. Isa rin daw sa magandang bunga ng pagpapababa ng interconnection charges ang pagpasok ng ibang telco sa industriya. Sa huling dala ng NTC, 20% ng text messages at tawag kada araw ay cross-network na nasisingil ng interconnection fee. Ang ibang bansa raw, gaya ng Singapore, tinanggal na ang interconnection charges. New major player cannot engage in predatory pricing, hindi, because new player siya eh. So hindi. We are just making it easier for the new major player to enter the market. Sa pahayag ng Globe Telecom, sinabi nilang hinihintay pa nila kung paano aaksyonan ng NTC ang DICT order. Ang interconnection fee daw ay halagang pinagkasunduan ng dalawang telecom network. Pinag-aaralan naman daw ng SMART ang kautusan ng DICT bago maglabas ng posisyon sa issue. Chino Gaston, GMA News.